Yo, magandang araw mga parekoy. So, panibagong araw at syempre panibagong video tutorial tayo ngayon. So, sa video na ito mga parekoy ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang magkalas at maglinis ng ating air filter para sa ating turbo charger. So, kung hindi nyo pa napanood mga parekoy yung buong video ko sa working principle ng ating turbo charger, ay pwede nyo itong panuorin sa aking mga nakaraang video. So yung video na ito mga parekoy ay mag-focus tayo ngayon kung paano nga ba ito linisin at kung gaano lamang ito kadali tanggalin sa ating housing ng ating turbo charger. At higit sa lahat, bago natin simulan yung ating video tutorial dito mga parekoy, at kung ikaw ay bago pa lang sa channel natin at naging interesado sa mga trabahong barko, so welcome on board parekoy. Huwag niyong kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ayan na nga mga parekoy, konting overview lang tayo ngayon dito sa ating turbo charger. So ayan, dalawang pipe mga parekoy galing sa ating exhaust pipe. So dyan naman nakakonekta mga parekoy yung ating turbine side. Dito naman sa kanang bahagi mga parekoy itong ating compressor side naman. So napapaikot mga parekoy yung ating turbine side galing sa ating exhaust na hangin. So pag discharge ng ating exhaust na hangin mga parekoy, dumadaan siya sa ating turbine. So once dumaan siya sa turbine mga parekoy, ay napapaikot niya dito yung ating turbine. So kasabay niyang kanyang pag-ikot mga parekoy, since nakaisang shaft lang sila dito sa ating compressor side, ay ganun na rin mga parekoy, napapaikot niya rin dito yung ating compressor wheel mga parekoy, para makapaghigop ng ambient air dito sa labas. So ayan mga parekoy, tatanggalin na natin dito yung ating mga nut para naman mabaklas na natin parekoy itong ating outer casing dito sa ating air filter ng ating turbo charger. So yung ating turbo charger mga parekoy, napakalaki nito. So kaya nitong umikot hanggang 27,000 ang kanyang RPM. So ibig kong sabihin mga parekoy, yung ating 27,500 na RPM, so yan yung kanyang maximum na revolution per minute. So once na napalakas yung andar ng ating makina mga parekoy, napabilis yung kanyang labas ng exhaust. So ibig sabihin mapapabilis din mga parekoy yung ikot ng ating turbine wheel dito. So ganun na nga, bibilis yung ikot ng ating turbine wheel mga parekoy, bibilis din yung ikot ng ating turbo charger. So ngayon once na lumagpas tayo sa 27,500 na RPM mga parekoy, which is yung kanyang maximum na RPM. So ngayon para hindi tayo lumagpas sa 27,500 na RPM mga parekoy, mayroon tayong tinatawag na wastegate doon sa kabilang bahagi, kung saan yung sobra na mga exhaust mga parekoy ay nilalabas niya dito para hindi tayo mag-exist sa ating 27,500 na RPM mga parekoy. So yan yung isa sa mga safety device natin dito sa ating turbo charger, para hindi natin masira yung loob nito mga parekoy, baka sakaling mag-overheat dahil nga na sobra tayo sa kanyang RPM. So sa tulong ng ating wastegate ay mailabas niya dito mga parekoy yung sobra na exhaust natin para mapasobra niya yung ikot ng ating turbo charger mga parekoy. So yan yung wastegate, sa tulong ng ating wastegate mga parekoy. At dito sa barko mga parekoy, mayroon tayong tinatawag na preventive maintenance, kung saan ginagawa natin ito mga parekoy na pag-check up sa ating mga machinery, kung saan iniwasan natin mga parekoy na bago pa ito may masamang mangyari, ay ginagawa na natin ito ng paraan or nag-check up na tayo dito mga parekoy sa tulong ng ating preventive maintenance. So kahapon mga parekoy, nagpunta kami sa isang lugar kung saan kami ay nag-bunkering. So doon sa aming na area kung saan kami nag-bunkering mga parekoy, ay may naglo-loading ng coal doon, at mayroon din nag-unloading ng buhangin. So since malakas yung hangin sa labas mga parekoy, so maalikabok. So nagsama-sama yung alikabok at yung coal mga parekoy. So posible na nahigop talaga yun mga parekoy dito sa ating air filter. So since wala tayong ginagawa ngayon mga parekoy, wala tayong ganap sa araw na ito, ay maglilinis na lang tayo mga parekoy dito sa ating air filter. So para may magawa tayo mga parekoy, kasi nga dito sa barko wala namang katapusan yung trabaho dito. So para may magawa tayo mga parekoy at maipalipas natin yung araw dito, so para matapos yung kontrata, ay magkakalikot-kalikot tayo dito mga parekoy. So ayan, tatanggalin lang natin mga parekoy itong ating mga separator dito galing sa ating outer casing. So bawat
Galing sa ating outer casing, mga pare kayo, may mga separator yan. So ipapakita ko sa inyo mamaya yung iba pang separator na sa loob nito, mga pare kayo. So itong separator, mga pare kayo, ginagawa ito or nakadesenyo sa turbocharger namin kasi nga para paghigop niya ng kanyang hangin, mga pare kayo, ng ating compressor wheel ay diretso siya o direkta siyang papasok. Parang may guide siya, mga pare kayo, na paghigop ng hangin ay tuloy-tuloy siyang papasok, mga pare kayo, doon sa ating compressor wheel, mga pare kayo. So ayan, natanggal na natin, mga pare kayo, itong ating air filter. So ito mamaya yung ating lilinisan sa labas. So ayan, nakuha na natin. So makikita na natin, mga pare kayo, yung loob. Yung mismo, hindi pa ito mismo yung loob, mga pare kayo, at least makikita natin yung isang angle kung saan mapapansin natin, mga pare kayo, yung ating compressor wheel. So ayan, tatanggalin lang muna natin, mga pare kayo, itong ating separator dito, kung saan yan yung sinasabi ko kanina, mga pare kayo, na medyo pakurba yung kanyang disenyo. So automatic kasi, mga pare kayo, paghihigop ng hangin yan, diretso yung papasok, mga pare kayo, or maghihigop ng hangin papasok sa ating compressor wheel para naman diretso ang kanyang pag-compress ng hangin, mga pare kayo. At ngayon, mga pare kayo, itatanggalin lang muna natin itong ating panghuli na separator para ma-check natin dito, mga pare kayo, yung ating compressor wheel kung nasa tamang ayos pa ba siya, mga pare kayo, at swabe pa ba yung kanyang ikot dito. So yung pag-ikot natin dito, mga pare kayo, dapat ay swabe ito, sa isang pitik lamang ay siguradong iikot ito. Once na pag-ikot natin ng ating compressor wheel, mga pare kayo, ay medyo mabigat siya, so posibleng may problema. So ayan, mga pare kayo, kaunting pitik ko lang dyan ay swabe naman yung kanyang ikot dito. So ibig sabihin, kahit kaunting exhaust na lumalabas lang, mga pare kayo, ay napapaikot pa rin niya dito yung ating turbocharger. So once na yung pag-ikot dito, mga pare kayo, ay mabigat siya, so posibleng may problema yan, mga pare kayo, sa internal naman ng ating turbocharger. So ganun kaswabe dapat, mga pare kayo, yung pag-ikot ng ating turbocharger. Sa isang pitik lamang ay mapapaikot muna ito, mga pare kayo, na swabe ang kanyang ikot. At bago natin ibalik mamaya, mga pare ko, yung mga bahagi dito, ayatin lang muna itong pupunasan yung mga bakal dito sa loob para mawala yung kaunting langis-langis, mga pare ko. So dito naman, pare ko, maglilinis na tayo sa ating air filter. So tinanggalan natin siya sa kanyang pinaka-casing, mga pare ko, yung kanyang guide mismo doon sa ating lalagyanan. So eto, mga pare ko, mapapansin niyo dito na yung ating air filter dito ay parang copper wire siya, mga pare ko, na malalambot. So ayan, pansinin niyo yung mabuti, mga pare kayo, na napakaitim nito. So automatic yan, mga pare kayo, sigurado ako dyan. Yan yung mga coal na nasagupa namin kahapon, since mahangin nga doon, mga pare kayo. At yan na nga, natrap na sila dito sa ating air filter. So ito yung ating kailangan na linisin, mga pare kayo, para hindi ito dumami dito at posibleng magbara, mga pare kayo, sa pagpasok ng ating hangin. So yung paglilinis, mga pare kayo, kakalasin ito isa-isa. So ganyang diskarte, mga pare kayo, kakalasin isa-isa. So pagbabalik naman dito, napakadali lang kasi nga mayroon naman itong guide, mga pare kayo, dito sa kanyang gitnang bahagi. So ayan yung kanyang guide sa pinakagitna. So parang may plastic dito, mga pare kayo. So yan, ibabrush din natin yan para maalis yung mga medyo langis-langis at mga dumi, pare kayo. So kakalasin mo lahat yung ating filter, mga pare kayo, at ibabalik mo lang siya mamaya na naaayon din kung gaano mo siya tinanggal. So alalahanin lang natin, pare kayo, kung paano natin ito tinanggal, at ganun din, mga pare kayo, ang ating pagbabalik dito. So ganyan lang kabasic, mga pare kayo, yung paglilinis ng ating air filter dito, mga pare kayo. So syempre, mga pare kayo, pagkatapos mong linisin yung filter, so ihuhugas mo rin to, mga pare kayo, yung kanyang pinaka casing, since naglalangis ito, mga pare kayo, kung mapapansin nyo naman sa casing namin. So ganyan yung kanyang itsura, mga pare kayo, nung bago pa natin siya nilinisan. So pansing-pansin na, mga pare kayo, na napakaitim nito, napakaraming dumi na nakaharang sa ating air filter, mga pare kayo. So yan yung isang pinaka sign din, mga pare kayo. So yung visual sign natin. So pag nakikita natin, mga pare kayo, na medyo umitim na yung ating air filter, so kailangan na talaga itong linisan, mga pare kayo, bago pa ito tuluyan na manigas at magbara dito sa ating air filter. At dito naman, pare kayo, tapos na nating linisan yung ating air filter dito. So mapapansin nyo, may kaunting itim-itim pa rin. So yan yung mga pinakaluma na nadumi na, mga pare kayo, na hindi na natin kaya pang kunin.
So, ibang-iba talaga mga pareko yung kanyang itsura doon sa bago pa natin ito nilinisan. So, yung paglilinis dito mga pareko, hindi ko na nakuha na ng video kasi nga nagmamadali na rin kami sa oras na ito mga pareko. So, ayan, tapos na natin linisin iyong ating air filter mga pareko. So, ganun na nga pareko, gaya na sinabi ko kanina, linisin din natin mga pareko yung kanyang pinaka-casing para naman masigurado natin mga pareko na wala ng langis-langis na nakakapit pa dito. So, ganun na nga mga pareko, pagkatapos nating linisan yung ating mga filter dito at saka yung kanyang pinaka-casing. So, pwede na nating ibalik mga pareko at syempre yung sequence ng ating pagbabalik ay susundan pa rin natin mga pareko kung paano natin ito tinanggal kanina. So, bago natin ibalik mga pareko, gaya na sinabi ko kanina, ay atin munang pupunasan yung mga langis-langis na malapit doon sa ating compressor wheel mga pareko. So, once natapos itong linisin ay pwede na natin ibalik mga pareko yung ating mga separator at saka ibabalik na natin mga pareko yung ating air filter dito. Kung mapapansin nyo naman ay napakakintab na nito mga pareko at ready na siya ulit para mapagana yung ating makina sa kanyang ayos na takbo mga pareko. So hanggang dito na lang ako mga pareko, naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon at syempre sana ay naibahagi ko sa inyo kung paano nga ba napakadaling pang abaklasin yung ating air filter at ang pamamaraan ng paglinis nito. So maraming salamat sa panonood ninyo mga pareko. Siyempre huwag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section kung ano pa ba ang mga bagay na dapat ating pag-usapan. Maraming salamat sa inyong panonood mga pareko. God bless sa inyo dyan. Peace!